Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So for today's video, I will discuss another civil service examination reviewer for numerical reasoning. So meron tayong 25 items na karamihan dito ay gagamitan natin ng shortcuts or yung tinatawag na Hokage moves. So ang mga question na ito ay nanggaling dito sa FB group na ito, Civil Service Exam 2023 Community. So ayan, may nagpost nito. So yun, may hint po para sa bawat item, nasa description ng bawat photo, na master nyo na ba ang Hokage techniques ni Ma'am Taj. Ayan. So may pinagsama-sama mga 25 items, may mga shortcut or yung Hokage moves nga. So ayan, 25 items yan. So may mga shortcut dyan, may mga link bawat isa. Ayan, may answer key din. So may mga link dyan. So ang gagawin ko ay gagawin ko na ng video para isahan na lang lahat itong mga 25 items na ito na posibleng lumabas ito sa civil service exam. Kung hindi naman, syempre hindi naman ganitong ka-exacto, pero syempre may mga kahalin tulad dito. Okay, so bago pa lang lahat, kung meron kayong math question or gusto nyo ng free reviewer, punta lang po kayo sa aking FB group na minamanage. Ayan, civil service exam / let review for mathematics. Post lang po kayo ng math question nyo dyan. Then dito sa featured, ayan, nakapin sa featured, may mga Google Forms po tayo dyan. So ayan, 50 items, 30 items, ayan, another 50 items. Para makapag-practice kayo, makikita nyo agad yung score nyo pagkatapos nyo mag-test. And then kung meron kayong mga maling tanong, maling sagot, pwede nyo, makikita nyo ang mga YouTube link sa last part ng mga Google Docs para ma-review nyo kung paano kayo nagkamali. Okay, so tapos dito sa files, punta lang po kayo dito sa files para makita nyo yung mga free reviewer natin dyan. Marami tayong mga reviewer dyan para sa civil service at saka sa licensure examination for teachers. So itik nyo lang po itong tatlong dot. So ma-download nyo na po yan. Okay, so i-discuss na natin ang ating 25 items na pwede natin gamitan ng Hokage moves or shortcut. Kasi sa civil service, ang kalaban natin dito oras, kailangan one question ay 1 minute lang dapat masagutan na natin. So malaking tulong itong mga Hokage moves para mapadali yung math natin, tapos may time pa tayong manghula ng iba. Siyempre, hindi naman natin alam lahat yan. So kailangan natin 80%. Okay, so ayan, para marami pa tayong time sa iba, sa ibang subject. Okay, so number one tayo. Number one, the sum of 9 consecutive integers is 180. What is the biggest number among the 9 integers? Okay, so ang shortcut natin para sa sum ng consecutive, ayan, pag meron tayong sum tapos consecutive numbers or consecutive integers, basta given ang sum, tapos hinahanap natin ay kung ano yung given sa integer. So dito ang hinahanap natin, what is the biggest number among the 9 integers. So ang shortcut lang dito, so basta ganitong type ng problem, kung ano yung sum, ang sum ay 180, i-divide lang natin kung ilan yung consecutive integers or number. So i-divide lang natin sa 9. Pag dinivide natin sa 9, yan na yung magiging gitna. So 180 divided by 9, so 18 divided by 9, that is 2, so 20, ito yung gitna, gitnang number. So therefore, madali na nating mahanap yung biggest number. So ito yung gitna, 20. So we have 21, 22, 23, 24. And then dito naman ay 19, 18, 17, 2, 4, 6, 8. Ayan, 16. So pag inadd natin yung 16 hanggang 24, ang sum niyan is 180. So ito yung gitna niyan. So ang gitna ay 20. So ano yung biggest number? So ang biggest number ay 24. Okay, so yan ang Hokage moves. Pag sinolve natin yan nung ibang way, pwede, maglilat kasi tayo dyan ng x. Ito yung pwedeng first number. And then we have x plus 1, x plus 2, x plus 3 hanggang x plus 8. Dahil meron tayong 9 consecutive integers. Pwede naman nating baguhin yung x. Pwedeng yung x ilagay natin sa gitna para mabalance din. Madaling i-add. Pero dito na lang tayo. So ito na yung pinakamadali. Ito yung Hokage moves. Given yung sum, i-divide lang natin kung ilan yung consecutive numbers. Okay? So napakabilis. So isang tingin nyo lang, isang divide, tapos na agad, yun na yung gitna. Okay, so next, number 2, the sum of 7 consecutive odd integers. So 7 naman tayo. 7 consecutive. So ayun yung word na consecutive. So pwede lang ito kapag consecutive. Consecutive odd integers is 147. What is the smallest number among the 7 integers? So 147, yun yung sum. Ayan.
the sum is 147, i-divide lang natin sa 7. Okay, so divide lang natin manually. 147 divided by 7. So what is the answer? 14 divided by 7, we have 2. So 14, so 0, bring down 7, ayan, 21. So therefore, 21, ito yung gitnang number. Gitnang number ang 21. So therefore, madali nang malaman kung ano yung mga numbers natin. We have 47. So therefore, meron tayo ditong 7 daw. So may tig-tatlo pa sa left and right. Okay, so kung 21, so anong smallest natin? Consecutive add. So add to. So we have 19, 17, 15. So dito ay 23, 25, 27. So pag inad lahat yan, that is 147. So ang hinahanap is smallest number. So therefore, smallest number is 15. Okay, so next number, number 3. Which of the following number is the largest? So hanapin lang natin ang largest dito. Pero meron tayong dalawang decimal. Tapos may tatlong fraction. So ang gagamitin natin technique dito ay yung pag co-convert ng repeating decimal sa fraction. So ang pagko-convert ng repeating decimal sa fraction, laging over 9 'yon. Kapag repeating. So yan, over 9 lagi. Kapag isa yung repeating, over 9, kapag dalawa yung repeating, over 99, kapag tatlo yung repeating, over 999. So dito meron na tayong dalawang decimal. So may dalawang decimal tayo dito, letter C and letter E. So ano yung mas malaki dito? Hinahanap natin largest. So sa letter C tsaka letter E, mas malaki dito yung letter E. So tanggal na sa choices ito kasi 0.1515 lang to eh. So pwede na nating tanggalin sa choices. So ngayon, kailangan natin i-convert si A, B, and D. Kailangan natin i-convert yan sa decimal para malaman natin kung alin dito yung largest. So ang 1/3, pwede natin yang i-convert as gawin nating 9 ang denominator kasi may pattern tayo kapag 9 ang denominator. So yung 1/3, gawin nating 9 ang denominator by multiplying sa 3. Pag minultiply natin sa 3 parehas yan, so that will become 3 over 9. Tapos ang 3 over 9, basta ang denominator ay 9, yung shortcut na nga natin para sa repeating, non-terminating na repeating. So pag ang denominator ay 9, equal lang yan sa point, walang katapusang 3 yan. Okay, so walang katapusang 3. Okay, so walang katapusang 3. Tapos yung letter E natin, 0.33, ito ay 0.456. So, hindi na rin ito yung sagot natin. Okay, so next, 45 over 99. Ang 45 over 99, so basta 99 ang denominator natin, equal lang yan sa, uulit-ulitin lang natin itong numerator. Basta yan, denominator natin ay 99. Dalawang 9, so dalawang mauulit. So this will become 45, 45, 45, 45. Walang katapusang 45. So ngayon, i-compare natin sa 0.456 saka 0.45. So yung tatlong first three letter, first three number, 0.456, ito ay 0.454. So ibig sabihin, mas malaki pa rin ito. So hindi ito yung sagot nating hinahanap. So 4 over 9, ang katumbas ng 4 over 9. So 9 ulit ang denominator natin, tas ang numerator natin isa lang. So therefore, this is equal to 2, maraming 4 yan. Walang katapusang 4. So compare natin dito, 4, 5, 6, ito ay 4, 4, 4. So therefore, ito pa rin yung pinakamalaki natin. So the correct answer is letter E. Ito yung ating largest number, 0.456. Okay, so next number 4. What number when increased by 80% of itself equals 999? So dito, gagawan lang natin ang equation ito. So pag sa ganitong problem, isa-isahin lang natin, gawan lang natin ang equation. Word by word. Ayan. So what number? So unang ano dito, what number? Maglagay lang tayo dyan ng number. So ano bang number na pwede natin i-assign? Kahit anong number or letter ang i-assign natin kasi hindi nga natin alam yung number na yon. So let's say that is N. What number? So that number is N. When increase, so ayan yung word na increase. Pag sinabing increase, ibig sabihin nun ay plus. Kasi nga increase. By 80% of itself. 80% of itself, so 80% that is equal to 0.8 or 0.80. So 0.8 of itself. Ano ang itself? Yun yung N, yung number. Increase by 0.80% of itself. So N plus 0.8N
equals 999. Okay? So therefore, solve na lang natin ang n. So etong n, meron niyang 1. 1n plus 0.8n, so that is equal to 1.8n is equal to 999. So solve for n, divide both sides by 1.8. Divide both sides by 1.8, so therefore n is equal to, gawin nating decimal dahil mahirap pag walang pag naka ano no, gawin nating whole number. May decimal to dito, so add lang tayo ng isang zero, ito naman i-move natin. So magiging ayan 9990 divided by 18. So i-divide lang po natin 'yan para makuha natin yung tamang sagot. So 99 divided by 18, so parang pwedeng iyan to no. So eksakto ang kakalabasan nito. 0 divided by 18. Ano ba yung mga nasa choices? 4, 5, 8, 1, 1. So 99 divided by 18. So that is 5. 5 times 18. So that is equal to 90. So subtract, we have 9. Then bring down another, bring down 9. So 5 ulit, 5 times 18. So that is 90. Subtract, so 9. Bring down 0, we have 90. Divided by 18, 5. 5 times 18, 90. Yun, wala nang remainder. 0 na. So the correct answer is 555. Which is letter B. Okay, so next number, number 5. One wants to make a 100 ml of 7% alcohol solution by mixing a quantity of a 2% alcohol solution with a 10% alcohol solution. How much 10% alcohol solution does he have to use? So, sa ganitong mixture problem, meron tayong dalawang way para isolve ito. Yung una ay pwede natin gamitin yung formula na C1V1 plus C2V2 is equal to C3V3. So where V3 yung sum ng V1 and V2. Tapos C3, ito na yung concentration ng pinaghalo. So yung C concentration, yun yung percent, and then V yung volume. Okay, so yan lang yung formula natin. Gawan lang natin ng table. So 1 wants to make 100 ml. So lagay natin dito yung percent, dito naman sa kabila yung ml. Okay, so 1 wants to make a 100 ml of 7% alcohol solution. So ito yung gusto niyang gawin. Wants to make a 100 ml. So ito yung C3V3. By mixing a quantity of 2% alcohol solution with a 10% alcohol solution. So yung percent natin ay 2. Ayan, 2% alcohol solution with 10% alcohol solution. So 2, 10, tapos magiging 7 ito. 2% and 10% pag pinaghalo magiging 7% daw. So how much 10% alcohol solution does he have to use? So ang tinatanong dito, how much 10% alcohol solution? So dito natin ilalagay yung hinahanap natin, ilelet natin na x yung 10%. Ito yung 10%, so dito natin ilalagay yung x. So tapos alam natin, 1 wants to make 100 ml. 100 ml daw yung total nitong dalawa. So, itong 2, hindi natin alam. Itong 10, inassign natin na x. Tapos, ang total daw nila is 100. So, kung ito ay x, tapos ang total ay 100. So, automatic, ito ay magiging 100 minus x. Okay, so, yan na ang ating magiging. Then, i-apply natin ang ating formula. Apply lang natin ating formula. So, i-multiply itong dalawa. Tapos, ito, i-multiply lahat yan. Dahil ito yung formula natin. C1V1, nakamultiply ito. Tapos, i-add tong product nito, 10x. Equal siya sa product nito. So, solve lang natin yung x dahil inassign nga natin ng x ay yung 10%. Okay, so multiply lang natin. We have 2 times 100 minus x plus 10 times x. So, we have 10x is equal to 7 times 100. Okay, so yung percent nga pala, hindi na natin kinonvert sa decimal na ginawang 0.02. Ito ay 0.10 tsaka 0.07. So, pwede na yung idiretso na natin whole number. Okay, so distribute lang natin, 2 times 100, we have 200, minus 2 times x, so we have 2x, plus 10x is equal to 7 times 100, that is 700. So combine natin yung itong dalawa, x, and then itong 200, ilipat natin sa kabila. So subtract 200 to both sides. Para mawala itong 200, mapunta siya sa right side. So 10x minus 2x, so that is 8x, 700 minus 200, so that is equal to 500. Then divide both sides by 8. So ayan, so i-manual na lang natin. Therefore, x is equal to 500 divided by 8. So we have 50 divided by 8. That is equal to 6.
6 times 8, 48. Subtract, we have 2. Bring down 1, 0. 20 divided by 8, we have 6, 2. 2 times 8, we have 16. So subtract, we have 4. Add tayo ng 1, 0. Ayan, so 40 divided by 8, we have 5. So exacto na siya, 40, 0. So therefore, ang value ng X ay 62.5. Yun yung 10% alcohol solution. So therefore, the correct answer is 62.5. And then we have another formula para gamitin ito, isolve ito, ito yung allegation method. So sa allegation method, kailangan naka-arrange siya ng ganito. Laging ganito ang ginagamit ko, allegation method. A, B, C, tapos X, Y. Tapos where B is greater than A. Pag inayos nyo ng ganito, dapat A, B, C, CB dapat ay greater than kay A para wala tayong negative. Tapos itong X, ito yon. Yung nakamultiply dito sa tapat ni A, tapos Y, ito namang nandito. So, magiging formula natin, kapag nakaayos sa ganyan, ang magiging formula na natin ay B minus C over C minus A equals X over Y. Okay, so yan yung allegation method. Yan ang ginagamit ko, mas madali yan. So, i-rewrite ko lang dito para malinaw. 2, 10, 7, and then we have 100 minus X, ito ay X. Hindi na natin kailangan si 100 dito. So, gamitin lang natin itong formula na ito. So, ito si A, ito si B, ito si C. Tapos, ito si X, ito si Y. So, i-rerekta na natin 10 minus 7, so that is 3. Over 7 minus 2, that is 5. Equals, ito 100 minus X. Over, ito namang term na to. So, yun, XY, no? So, itong term na to, over dito. Over X. Then, cross-multiply natin. 3 times X, we have 3X is equal to, idiretso multiply na natin, 5 times 100, that is 500 minus 5 times negative, ayan, negative 5X. So, pagsamahin, so we have add 5X to both sides. Add 5X to both sides. So, cancel na ito. We have 8X is equal to 500. So, kita nyo na, ganito pa rin yung kakalabasan. So, divide both sides by 8. So therefore, X is equal to 500 divided by 8. So same answer na tayo pag dinivide natin manually, 62.5. Okay, so para sa akin, itong mas madali, itong allegation method. Yan, madali ang solution nito. Lalo na kapag yung mga percent natin ay mga malalaking number itong percent dito. Kasi dito, liliit yan dito kasi isasubtract natin yung B sa C tapos C sa A. So mas liliit siya. Okay, so next number 6. 80% is to 8 over 5 as 15% is to blank. So ito ay number analogy kasi yung word na is to. Yan, gawa ng word na is to. Kung equals ano yan eh, 8 kung colon automatic ano yon. Ratio and proportion. Pero sa ganitong problem, itatry agad natin yung ratio and proportion kasi kapag nandun na, kapag ni ratio and proportion tas nandun yung sagot, edi yun na yung magiging answer natin. So try natin ratio and proportion and then i-convert na natin. 80% that is equal to 0.8. 0.8 is to 8 over 5 equals 80% is to 8 over 5 as 15%. So 15% convert na natin sa decimal ito. So that is 0.15 is to blank. So, yung is to blank, gawin nating N. Okay? So, tapos, ayan, product of extremes equal product of means. Okay? So, product ng means, we have 0.8. Ayan, extremes pala muna, nasa labas. 0.8N is equal to, product na itong dalawa, 8 over 5 times 0.15. Times 0.15. O, siguro mas madali gawin nating decimal kasi eh, no? Para mas madali gawin nating whole number. Pero pwede namang i-divisible naman ito. Eksakto naman siya. 0.15 divided by 5. So, eksakto. 0.15 divided by 5. So, that is equal to 0.05. Okay? So, pag hinati mo yung 0.15 sa 5, that is 0.05. Okay? Pero para mas madali nga, i-multiply na lang natin both sides by 100 para maging 15 ito. Ito naman maging 80. Para hindi na nakakalito. So, multiply both by 100. So, or simply move the decimal point. 1, 2. Ito naman, 1, 2. So, we have 80N is equal to 8 over 5 times 15. O yan, para mas madali. Nakakalito yung may decimal eh. So, 15 divided by 5, that is equal to 3. Then, 3 times 8. So, we have 80N is equal to
8 times 3, so that is equal to 20, 24, pero mas okay siguro 8 times 3 na lang kasi pwede na siyang i-divide. So, divide natin by 80. Both sides, so cancel na to. So, therefore, ayan, malo-lowest term, 8 and 80. So, yung 8 tsaka 80, divide pareha sa 8. So, ito, 1 na lang to. Ito ay magiging 10. So, therefore, ang magiging answer natin ay 3 over 10. Pag nasa choices, edi ratio and proportion lang siya. So, nasa choices ang sagot, 3 over 10, letter B. So, kung wala sa choices, ginamitan natin ng ratio and proportion. So, itatry natin number analogy, yung kukuhanan lang natin ng pattern. Pero dahil lumabas nga agad sa choices, ginamitan natin ng ratio and proportion, edi yan na yung magiging answer dyan, 3 over 10. Okay, so next, number 7. In a room with 13 people, every person shakes hands with everyone else in the room exactly once. So, 13 people nakipag-shake hands with everyone exactly once. How many handshakes are made? So, ang formula natin para sa number of handshakes ay n times n minus 1 divided by 2. Okay? So, yan lang ang formula natin. Excuse me. So, kasi, bawat kasi, di ba, 13 people. So, bakit naging ganito yung formula? Kasi, 13 people, so yun yung n, 13, makikipag-shakes hand lahat yung bawat isa. Yung 13 na tao makikipag-shake hands sa bawat isa. So, ilan yung isa-shake hands nila? Merong 12 na natitira bukod sa sarili nila. So, 13, yung sarili na yon. So, makikipag-shake hands sila sa bawat isa. So, 3 times 12. Bakit natin i-divide sa 2? Kaya i-divide sa 2 kasi nabilang na yung shake hands na yun eh. Ang mangyayari kasi, bawat isang tao, 12 na shake hands bawat isang tao. Eh, ang mangyayari, dalawang beses mabibilang yung shake hands ng isa. Okay? Parang si letter A, nakipag-shake hands siya sa 12. Sa 12 nakipag-shake hands si letter A. Tapos si letter B, nakipag-shake hands din siya sa 12. Kaso, si A, nakipag-shake hands siya sa 12, nabilang na yun natin, itong B, nakipag-shake hands din siya dun sa 12, eh kasama si A dun. Parang dalawang beses nabilang yung shake hand nila na dapat isa lang. Kaya may divided by 2 tayo. Okay? So doon nakuha yung divided by 2. Kasi pag binilang natin lahat ng shake hands, 13 times 12 yun. Divided by 2 kasi dalawang beses nga mabibilang yung shake hands natin. So, simplify lang natin to 12 divided by 2. So, that is equal to 6. And then, we have 13 times 6. 6, ayan. 6 times 3, that is equal to 18. 6 times 1 is 6 plus 1, 7. So, we have 78. The correct answer is letter B. So, kapag shake hand problem, ito lang ang formula. N times N minus 1 divided by 2. Okay, so next, number 8. Maria can clean the garden in 2 hours. So, Maria can clean the garden in 2 hours. Juan can do the same job in 3 hours. How many hours will it take them to clean the garden together? So, may Hokage move tayo para sa work problem na pangdalawahan. So, take note ha, pangdalawahan lang ito. Pag pangdalawahan lang, kapag ang hinahanap ay together, ito yung Hokage move natin dito. Ang formula ng together ay yung rate natin alone yung parehas. Yung rate nila alone divided by yung sum. Okay? Or ito yan, yung product over sum. So yan ang Hokage move para sa together. Kapag alone naman, ang formula natin ay given yung together tsaka yung isang alone. So, product over difference naman ang ating Hokage moves para sa dalawahan lang ito. So, ang totoong formula na gagamitin natin ay, pag formula ang ginamit, ganito yung formula natin. 1 over A plus 1 over B equals 1 over X. X is the together. Okay, so isolve natin parehas gamit itong Hokage moves at gamit itong formula. So, si Maria daw, 2 hours. So, i-multiply lang natin yung 2 hours and then 3 hours. So, we have 2 times 3 over the sum 2 plus 3. Okay, so therefore, we have 2 times 3 is 6 divided by 2 plus 3 is 5. So 6 divided by 5, i-manual lang natin. 6 divided by 5 is equal to 1 times 5, we have 5. Subtract, we have 1. Add tayo ng isang 0. Bring down 10 divided by 5, we have 2. So 2 times 5, we have 10. 0, so the answer is 1.2, which is letter B. Okay, so napakadali gamit itong technique na ito. Kapag ginamitan natin ang formula, parehas din ang kakalabasan niyan. Si Maria ay ilet natin na A at si Juan naman ay B. So magiging formula natin ay 1 half
plus 1/3 is equal to 1 over x. So, multiply natin sa LCD. Ang LCD ng 2, 3, and x ay 6x. So, multiply natin both sides by 6x. 6x divided by 2. So, that is equal to 3x times 1, 3x pa rin. Plus 6x divided by 3. So, that is 2x times 1, 2x pa rin. Equals 6x divided by x. Cancel lang yung x. So, we have 6. So, 3x plus 2x, we have 5x is equal to 6. And then, divide both sides by 5. So, ayun. Same answer, 6 over 5. Okay? So, dito rin nanggaling. Itong technique na ito, product over sum, ay dito nanggaling sa formula na ito. Dito rin yan nanggaling. So, ito na yung sum. O, 3x plus 2x. Ito naman yung product. Minultiply na kasi ito eh. So, 2 times 3. Dito nanggaling yun sa ano. Dito, 6x divided by x. Ano? Okay? So, yan ang technique. Hokage mo para sa work problem na dalawahan. Okay? Dalawahan lang po ito applicable. Pag tatluhan, hindi na po ito pwedeng gamitin. Okay, number 9. Okay, so number 9, ganun pa rin. Work problem, Jaime can paint a house in 5 hours. So, si Jaime ay 5 hours. If Jaime and Angela paint a house together, so given yung together. So, together ay each one having a paintbrush, they can finish the task in 3 hours. So, ito yung together. How many hours will it take Angela to paint the house alone? Ayan. So, gamit ang ating Hokage move. So, given ang together, ang hinahanap alone. So, ang formula para sa alone ay equal sa product over difference. Okay? So, product over difference lang ang formula natin. So, therefore, we have 5 times 3 over 5 minus 3. So, the answer is 5 times 3, we have 15. Then 5 minus 3 is 2. 15 divided by 2, that is equal to 7.5. Pag hinati yung 15 sa dalawa, 7.5, which is letter D. Okay, so pag ginamitan natin ng formula, so ang formula natin ay 1 over Jaime plus 1 over Angela equals 1 over together. So pag sinolve natin, ganitong technique, 1 over 5 plus hinahanap si 1 over Angela equals together 1/3. Okay, so kagaya ng technique kanina, 7.5 din ang kakalabasan niyan. Mumultiply kasi natin sa LCD na 15A. Okay, so mabilisan lang. 15A, multiply both sides by 15A. So we have, multiply this, so magiging 3A. Multiply 15A or divide 15A divided by A. So we have plus 15 is equal to 15A divided by 3. We have 5A. So subtract 3A to both sides. 15A is equal to 2A. So, same answer divided by 2. So, ito na yan, 15 over 2. Okay? So, number 10. Find the sum of all integers from 60 to 90. So, sum of all integers, 60 to 90. So, i-add lang natin 60 to 90. So, may formula tayo dito. Ang formula natin para sa sum ng arithmetic progression ito or arithmetic series. 60 to 90 ang formula natin ay n divided by 2 times a sub 1, first term yan, plus a sub n is the last term. Okay? So, ang n natin, bilangin lang natin kasi sum of all integers ito. Pag same integers, lahat yan, 60, 61, 62 hanggang 90. All integers from 60 to 90, ibig sabihin kasama yung 60 and 90. Wala naman kasing nakalagay na between. So, nakalagay ay from 60 to 90. So, yung n bilangin lang natin kung ilan yung 60 to 90. 60 to 90, so paano bilangin yon? Subtract lang natin, 90 minus 60, then 90 minus 60, that is 30. Pero kasama si 60, kasi pag sinubtract natin 90 minus 60, parang ano yon? 61 lang yon, 61 to 90 lang yon. Kaya mag-a-add tayo ng 1. Okay? So we have 30 plus 1, so ang total integers natin ay 31. Okay, so ang n natin dito ay, 31. Okay? So, nag-add tayo ng 1 kasi nga si 60 hindi mapapabilang. Kapag sinubtract lang natin 90 minus 60, hindi kasama sa bilang si number 60. Kaya may add 1. Okay? So, apply lang natin sa formula. So, we have 31 terms. Yun yung n natin. 31 divided by 2 times the first term is 60 plus the last term is 90. So, we have 31 divided by 2. Wag na muna nating i-divide kasi dito natin i-divide. Eksakto kasi to, even number to. 60 plus 90, we have 150. So divide natin tong 150 sa 2, so that is 75. So tsaka natin i-multiply.
75 times 31. So we have 1 times 75 is 75. 3 times 5, we have 15. 3 times 7, 21 plus 1, 22. So add lang natin yan. 5, 7 plus 5, 12. Carry 1, 3, 2. So 2, 3, 2, 5, which is letter D, 2,325. Okay, so next, ganun pa rin. Find the sum of all add integers. So add integers naman ito. Ayan, between. So yung kanina, from yung nakalagay, so kasama yon. Kapag between, hindi nakasama. Hindi nakasama si 70 and 120 kasi between. Okay? So find the sum of all add integers. So ibig sabihin yan, 71 plus 73 plus 75 plus dot 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 hanggang 119. O isulat natin yung tatlong huli. 115, 117, 119. Okay? So ngayon, i-apply din natin itong formula natin. Pero this time, ang common difference natin dito ay 2. May pagitan kasi silang 1. Ano? So, bilangin natin. So, ang sum natin ay n over 2 times a sub 1 plus a sub n. So, alam na natin, hindi na lang natin alam yung n. So, alam na natin itong first term natin is 71 plus the last term natin is 119. So, pwedeng bilangin nyo manually. Pwedeng isa-isayin nyo lang. Madali naman yan kasi eksakto 70 and 120. So sa 70 hanggang 80, ilan yung numbers from 70 to 80? Ilan yan? 71, 73, 75, 77, 79. Oh, okay, so we have 5. So tigpa 5 pala. So we have 80 hanggang 90, may 5 din. Okay? So we have 90 to 100. So madaling bilangin, tigpa 5 lang yan. 100 to 110, meron ding 5 numbers. 110 to 120, may 5 numbers din. So therefore, i-add lang natin yan, that is 25. Okay, so pwedeng i-manual na lang natin, bilangin na lang natin kasi madali. Or yung another way para i-solve yan ay gamit yung formula ng a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. So pwedeng ganito yung gamitin natin. A sub n is the last term, a sub 1 is the first term. So masasolve natin yung n. Yung d dito yung common difference, ang common difference nila ay 2. Yun yung pagitan, 71 plus 2, 73 plus 2, 75. So nag-add tayo ng 2. So kapag medyo maraming given, ito yung gagamitin nating formula. Pero dahil eksakto nga 70 and 120, pwedeng ganituhin lang natin. Pwedeng sa isip lang ito, sinulat ko lang para malinaw. So ayan, so meron tig pa 5, kaya 25 over 2. So therefore, i-add na natin yan. 25 over 2, sulat lang natin yan. Ito kasi ang i-divide natin. Yung 25 over 2 kasi may decimal. So ito, pag in-add natin, even number ito. So 71 plus 119, so that is equal to 119 plus 71. So exacto, 10, carry 1. So this is 9, 1. So we have 190. Yan, i-divide natin to 190 divided by 2. So that is equal to ilan yon? 190 divided by 2, so that is equal to 95. Okay, so tapos i-multiply na lang natin yan. 95 times 25. 95 times 25, we have 5 times 5. 25, 5 times 9 is 45 plus 2, 47. So 2 times 95, ayan, babalik na rin dito yan. No? 2 times 95, that is 190. So add lang natin. So we have 5, 7 plus 0, 7. 4 plus 9, we have 13, carry 1. We have 2375, which is letter C, 2375. Okay, so next number 12. Find the sum of all even numbers between 19 and 51. Okay, so ganun ulit. So ang formula natin, ayan, ito pa rin. N over 2 times A sub 1 plus A sub N. First term and last term. So divided by 2. Bilangin lang din ulit natin kasi maunti. Okay, so maunti naman, madaling bilangin. So even numbers pala ito. Even numbers between 19 and 51. So therefore, yan ay 20, 22, 24, hanggang 48, 50. Okay? So paano natin bilangin isa-isa yan? Madali nang tantyahin ito, no? So 20 hanggang 30. Ilan lahat yung 20 hanggang 30, tapos 30, ano, mapapasama pala yung ano, no? So kailangan ano lang to, 22.
So 22 to 30, tapos 32 to 40, 40 to 50. So tigilan sila. Sa 22 to 30 may 5, 32 to 40 may 5, 40 to 50 may 5 din. Pero hindi pa dito kasama si 20. So may isa pa tayo dito, 20. So that is 1. So therefore bilangin lang natin, 16 lang lahat 'yan. So 16 divided by 2 times the first term is 20 plus the last term is 50. Okay, so pwede na nating i-divide ito kasi eksakto 16 divided by 2, that is 8, times 20 plus 50, that is equal to 70. So therefore, i-multiply na natin, madali ng i-mental, 8 times 7, that is 56. Just copy the 10560, which is letter B, 560. Okay, so next number 13, we have square root. So ito, nakadiretso to dito. Square root of 0.361. So ganitong type ng problem, pag may decimal, bibilangin nyo lang yung decimal. Ang decimal place natin ay 1, 2, 3, 4. Naka-square root, ang decimal natin ay 4. So kailangan, ang magiging sagot dyan ay, i-divide natin sa 2. So 2 decimal places dapat. 2 decimal places ang magiging sagot pag in-square root natin. Okay, so 2 decimal places lang. So therefore, hindi na ito pwede. Hindi na rin pwede ito. So, 2 decimal places kasi. So, pwede maging sagot BCD. Pero kung kabisado nyo ang mga perfect square, ang 361, perfect square yan. Exacto yan. Kasi square root of 361, that is equal to 19. 19 square kasi. Ang 19 square ay equal sa 361. So, pag minultiply natin, 19 times 19, we have 9 times 9, 81. So we have 9 times 1, 9 plus 8, we have 7. And 17. So we have 19. So pag inad natin, 1, 7 plus 9, that is 16, carry 1, 361. Okay? So eksakto na siya, ito na siya, 361. 361 and may 2 decimal places dapat tayo. Pag nag-square root tayo ng decimal, binibilang natin yung decimal places. So kung 4 yan, so yung sagot natin ay 2 dapat. So this is equal to 0.19. So, square root of 0.361 is equal to 0.19. Okay? So, malaking tulong kung kabisado nyo yung mga perfect square from 1 to 20 sana. So, ilalagay ko na lang yung 11. So, 11 square, 12 square, 13 square. So, dapat kabisado ito. Malaking bagay kapag kabisado ito kasi isang tingin na nga lang ito. Ayan, naga 19 square lang kasi ang 20 square naman, madali na yun. 4, ano lang yun, 400. Okay, so dapat kabisaduhin nyo ito. Bukod sa 1 to 10, ito dapat ay kabisado din. 121, 144, 169, 196, 225, 256. So 17 is 289, 18 is 324, and 19 is 361, and then 20 is 400. Okay, so yan, dapat kabisaduhin yan, hindi lang 1 to 10, hanggang extend natin 11 to 20 ang kabisaduhin na square root para pag nakita natin sa problem, kagaya ng ganitong problem, isang tingin na lang natin, makikita na agad natin yung tamang sagot. Okay, so next number 14, 1/5% of a number is 80, what is the number? So dito maraming nagkakamali dito sa 1/5% na ito. Kasi may pinaghalo na fraction tapos may percent pa. Okay, so buuin muna natin ang equation natin. 1/5%. So sa equation, 1/5 tapos may percent pa siya. 1/5% of a number. So sa percent, pag sinabing yung of, ang ibig sabihin niya nakamultiply. Of a number. So let's say the number is n. So 1/5% of n, ibig sabihin nun ay times n is, that means equals 80. What is the number? So ano daw yung n? Okay, so first i-convert natin. Ang 1/5 ay equal yan sa 0.2. 1/5, that is equal to 0.2. Yung iba, kapag dinivide itong 1/5, nagiging 0.2, nalilimutan na yung percent. Yun yung common mistake dito. Yung 1/5, ito lang yung kinonvert natin, naging 0.2. Pero yung percent, hindi pa natin tinatanggal yan. May percent pa rin ito. So, 0.2% times n is equal to 80. So, ngayon, tanggalin na natin si percent. Pag tinanggal na natin si percent, mamumove na natin yung decimal. Okay? So kasi ang percent means ano to eh, over 100. Over 100 or pwedeng i-move na natin directly ito. So we have 1, 2, remove the percent symbol. So nandito na yung decimal natin, dagdag tayo ng isang zero. So we have,
Ito yung decimal, dalawang 0, 2, and then just copy n equals 80. Okay? So, yan na yung magiging simplified na equation natin. Or kung gusto nyo naman, ganito gawin nating 0.2 pag tinanggal si percent, magiging over 100. And then 0.2 over 100, magiging 0.002 na nga yan. Tapos gawin nating whole number. Para gawin nating whole number, i-multiply natin by 1,000 or move the decimal point. 1, 2, 3. So dito may decimal point siya. 1, 2, 3. So therefore, magiging na siyang 2n is equal to, nandito na yung decimal point, supply tayo ng mga missing na 0 dyan. Ayan, 80,000. Ayan, 80,000 divided by 2. So therefore, the correct answer n is equal to 80 divided by 2. That is 40. Just copy the 3 zeros. 40,000, which is letter E. Okay? So next, the mean, median, and mode of 8 numbers. So ayan, mean, median, and mode of 8 numbers are, ayan, equal. Equal daw ang mean, median, and mode. So ang numbers natin, ayan, 12, 18, 22, 28, 26, 14, and 20. And X, what is X? Pag sinabing equal ang mean, median, and mode, ayusin lang natin ito, kunin lang natin ang, unay natin kunin dito ang mode tsaka median. So by arranging lang ito. So we have 12, low, arranging natin lowest to highest. So para hindi nakakalito, i-cross ko yung nalista ko na 12, 14, 18. So 12, 14, 18, 20, 22, 20, 22, 26, 28. Ayan. So pag sinabing mode, ang mode ay yung pinakamaraming number. Eh kaso wala namang naulit. Walang naulit. So therefore, dapat ang magiging X natin ay yung nasa gitna. Kasi sabi, equal daw yung median and mode. Para mag-equal si median at mode, kasi apat ito, ang magiging median natin ay yung panggitnang number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So magiging median natin ay average dapat nung pang-apat. So saan natin ilalagay si X, pwede nating, ang pwedeng maging sagot dito ay si 20 or si 22. So mamimili tayo sa dalawa kung alin doon. Yun lang ang pwede. 20 and 22 lang ang pwede kasi yun yung nasa gitna. 20 and 22. So tanggal na agad tatlo. So i-try natin kapag si 20. So ilagay natin ang si X daw ay 20, ito si X. Kapag si X ay 20, syempre ang magiging mode na natin dito ay 20. Ang median natin magiging 20 din kasi may tatlo tayo sa left, may tatlo din tayo sa right, tapos yung pang-apat at pang-lima parehas na number 20. So therefore, average ng 20 at 20, 20 pa rin. So therefore, median and mode natin ay parehas na 20. So itatest na lang natin kung ang mean natin ay magiging 20 pa rin. Okay, so yung technique ko dito, hindi ko na, di ba, ang formula ng mean ay summation of X over N, or i-add natin lahat yan divided by 8. So ang ginagawa ko dyan, dagdag bawas na lang ako. So kasi 20 na yung pinili natin na number. So dito na tayo nakabase 20. Dagdag bawas lang tayo. Kung ilan yung sobra dito, dapat yung kulang dito ay magbabalance. Pag nagbalance, ibig sabihin ang mean neto ay 20. So ilan yung sobra ng 22 sa 20? That is positive 2. Ang 6, 26, ilan ang sobra sa 20? That is positive 6. Si 28, sobra sa 20 ay positive 8. Dapat ito naman yung kulang. Kulang ni 18 sa 20, negative 2. Kulang ni 14 sa 20, that is negative 6. Kulang ni 12 sa 20, that is negative 8. Tapos i-add natin. Ayun, eksakto na pala. Pare-pareha siya. Maka-cancel out na, balance na. Dapat 0 kasi yan, balance yan. Positive 8, negative 8. Positive 6, negative 6. Positive 2, negative 2. So therefore, ang correct answer natin is letter C, 20. Kasi balance. Kapag ang pinili natin 22, yung ginawa natin X dito 22, hindi siya magbabalance. Mas lamang tong nasa left side. Okay? So yan yung Hokage moves ko para sa equal na mean, median, and mode. Ayan lang yung ginagawa ko. Dagdag bawas lang. Minus tsaka plus dito sa right side. Minus dito. Pag nagbalance, yun na yung mean niya, 20. Okay? So next number 16. 19 is what percent of 95? So dito hindi na ako gumagamit ng formula ng percentage rate and base. Tinatransform ko na lang siya sa mathematical equation. So 19, just write 19 is, ibig sabihin na equals, then what percent? So what percent? Lagay lang tayo ng kahit anong variable na gusto natin. So 19 is what percent? So n of 95, so ibig sabihin nun times 95.
Okay, so just solve for n. So divide both sides by 95. So cancel na. Yan ay magiging value ng n natin. So 19 over 95. I-divide lang natin manually. So eksakto, no? 19 times 5, 95. Okay? Pag minultiply natin itong 19 sa 5, 95, or 95 divided by 19, that is 5. So therefore, pwede siyang ma-lowest term divided by 19 divided by 19. Therefore, n is equal to 1 over 5. Okay? And then 1 over 5, pag dinivide natin, 1 divided by 5, that is equal to 0.2. Or therefore, 0.2 is equal to 20%. Okay? 20% letter C. Papakita natin na yung division natin, 1 divided by 5. So, cannot be. So, add lang ng 0. So, may 0 na dito. 10 divided by 5, ayun na, 2. Times 5, we have 10, 0. Okay? So, another 40% of 20,000. So, napakasimple nito. 40% of 20,000. E di multiply lang natin. Ang 40% ay 0.4. Then, we have 20,000. Multiply lang. Okay? So, 4, 4 na 0. So, kopyahin lang. 4 na 0. 4 times 2 is 8. May isang decimal. May isang decimal. So, therefore, dito natin nilalagay yung decimal. So, cancel na to isang 0. We have 8,000. So, therefore, letter D, 8,000. Parang bonus ng number 17, ano? Ayan. So, that next, number 18. 77.77% of what number is 490? So, we have 77.77%. Ibig sabihin nung of multiplication. So, 77.77% of what number? Ibig sabihin nun, times. Times what number? So, let's say that number is N. Is, ibig sabihin nun, equals 490. So, pag sinolve natin itong problem na ito, maraming mahihirapan dito sa decimal na ito. Pero kung kabisado nyo yung conversion, ang 77.77% equal lang yan sa 7 over 9. Actually, 7 over 9 siya kapag walang katapos ang 7. Pero i-assume na natin na ano yan, na naka-round off to 77.77, walang katapusan yan, 7 over 9. So, di ba yung kanina, ewan ko anong number yon, nakalimutan ko anong number yon. Kapag repeating yung decimal natin, tapos pare-parehas, 7 lang lahat yan, equal lang yan sa denominator na 9. Okay? So, ito magiging ano na lang siya, 7 over 9 times n equals 490. Then, isolve natin n, so tanggalin natin si 7 over 9 para n ang matira. So, anong gagawin para mawala si 7 over 9? I-multiply natin sa reciprocal ng 7 over 9, 9 over 7. So, ito, ganun din, i-multiply natin sa 9 over 7. So, makakancel na si 9, makakancel na si 7. Ang natira na lang si n. Equals 490 divided by 7. So, divide natin to 49 tsaka sa 7. Di ba eksakto yun? 7 times 7, 49 yun. May 0 lang, edi cancel na ito. So, magiging ito ay 70. 70 times 9, so 9 times 7, that is 63, lagyan lang ng 0, 630, which is letter B, 630. Okay, so or another, pag kasi, in-assume ko na lang yan, ito ay repeating. Kasi pag hindi siya repeating, magiging sagot natin dito decimal. Pero malapit sa 630. Malapit sa 630, may decimal pa, tapos wala sa choices. Kaya in-assume ko na ito dire-diretso 77%. Basta nakita nyo yung mga repeating na ganyan, automatic over 9 lang yun sa fraction. So pag may nakita kayong 44.44%, so equal lang yan sa 4 over 9. 55.55%. Actually, walang katapos ang 5 yan, ha? Pero ira-round off lang natin. So approximately, that is 5 over 9. 11.11%, that is 1 over 9. Okay? So, yun yung technique doon. So, next, number 19. Number series ito. 61, 67, 71, 73. Blank. Ayan, question mark. 83, 89, 97. So, kung mapapansin nyo, pag yung pattern dito, parang iba-iba. So, sa unang tingin, ang gagamitin natin dito, ano bang ginagawa natin sa number series? Di ba hinahanapan natin ng pattern? Baka may ina-add. Pag may ina-add dito, 61 naging 67, parang naging plus 6 siya. 67 naging 71,
naging plus 4. 71 naging 73. We have plus 2. Tapos dito 6, 4, 2. Ano sunod dito? 0. Kaso dito naging 83, naging 89 naman. So plus 6, 89 naging 97. So plus 8. So parang iba-iba, no, walang maayos na pattern. Pero so ibig sabihin mali itong ginagawa natin kapag ganyang walang pattern. Plus 6, plus 4, plus 2, plus 6, plus 8. So walang pattern 'yan. Then pag ganon, tingnan niyo ulit yung mga number. Tingnan niyo mabuti, lahat sila ay odd numbers. 61, ayan, 1, 7, 1, 3, 3, 9, 7. So, ibig sabihin, puro odd number. Baka odd number din yung sagot natin. So, wala na to. Baka odd number din. So, pag ganyan, puro mga odd numbers, pwedeng maging pattern yan ay yung mga prime numbers. Baka mga prime numbers, pag puro mga odd numbers yung nakita nyo, baka sakali na prime numbers yung pattern. I-check nyo isa-isa kung prime numbers. 61, prime number yan. 67, prime number. 71, prime number din. 73, prime number din. 83, prime number din yan. 89 and 97. So, ano yung prime number sa gitna ng 73 and 83? So, para ang technique niyan, kabisaduhin nyo lang yung mga prime number. So, i-search nyo lang sa Google. Ito yung lalabas dyan. Ayan. Nakalista dyan. List of prime numbers. Ayan. 61. Ayan o. 61 hanggang 97. So, ano yung nawawala sa kanila? 73. Ayun, 79 pala. So, prime number pala yan. Yung pattern natin ay puro mga prime number. Okay? So, ano technique? Eh, di kabisaduhin nyo lang yan. Okay? So, kabisaduhin lang. Walang technique dyan. Kundi kabisaduhin. Maging familiar sa mga prime numbers. Pag nakakita kayo ng mga kagaya nga nito na mga puro odd numbers, baka prime number ang pattern kasi odd numbers lahat eh. Dahil ang mga prime number, puro odd numbers bukod dito sa number 2. Yan lang ang bukod tangi na even number sa list ng prime numbers. Okay? So, kailangan maging familiar kayo dyan. Kabisaduhin ang 1 to 100. Okay na yan. Baka naman hindi na magbigay ng 100 plus na prime number sa civil service exam. Okay, so next number 20. Okay, pattern ulit. Pattern. So we have 2, 9, 2, 9, 28, 65. Parang masyadong malalaki itong mga numbers, no? So, sa number series, kailangan kabisado nyo rin yung mga perfect square, perfect cube. Minsan, lumalabas din yon. Pag nakita nyo na masyadong malaki yung pagitan, mapapansin nyo, laki ng pagitan ito. 2 naging 9, naging 28, naging 65. So, pwede yan ini-square tapos nag-add ng number. So kasi itong yung 2 pwede natin i-express yan as 1 square plus 1, pero yung 9 malabo sa square yung 9 eh, no? So itatry natin cube. 1 cube plus 1. Ayan, 1 cube plus 1 that is equal to 2. So itong 9 pwede yang i-express as 2 cube plus 1. So 2 cube that is 2 times 2 times 2 that is 8 plus 1 that is 9. So, itong 28, that is 3 cube plus 1. So, 3 cube, 3 times 3 times 3, that is 27 plus 1, 28. So, next, this is 1, 2, 3. So, ito ay 4. Ang 4 cube ay 64 plus 1, 65. So, therefore, ang next pattern pala natin ay 5 cube plus 1. So, tatlong 5, 5 times 5, 25 times 5, that is 125 plus 1 is 126. So, the correct answer is letter E, 126. Okay, so, ano yung pattern? Ito nga yun, 1 cube plus 1. So, paano natin maiisip yan? Kailangan maging practice lang ng practice hanggang maging familiar kayo sa mga pagitan ng number. So, another technique, pwede rin natin i-add ng i-add lang yan. Pag in-add natin ng in-add, makukuha natin yung pattern dyan paulit-ulit. So, 2 sa 9, nag-add tayo ng 7. 9 to 28, subtract nyo lang, 28 minus 9 ay 19. Tapos, 28 to 65, so subtract natin, 65 minus 28, ang inad dyan ay 37. Walang pattern, no? 7, 19, 37. So, ulitin natin, baka may pattern. So, yung 7 naging 19, so try natin 19 minus 7, so that is plus 12. Then we have 37 minus 19, ano yung inad dyan? That is positive 18. Ayun, parang may pattern na dito. So, kasi yung 12 naging 18 eh, no? So, anong inad natin sa 12 para maging 18? Plus 6.
So dito, itatry natin na mag-add din tayo ng plus 6. Okay, so 18 plus 6, o baguhin ko ang kulay para malinaw. So yung sumunod dito, ayan, plus 6. So kung 18 plus 6, so ang i-add natin dito ay 24. Okay, so kung 24 naman ito, so ano yung i-add dito? 37 plus 24, so we have 37 plus 24, that is plus 61 na pala ito. So therefore, para makuha natin yung sunod na number, ang i-add natin ay 61. O try nga natin, 65 plus 61, so ang sagot sa 65 plus 61 ay 126. Okay, so ayan, pwede rin pala yung ganitong pattern, nagpa-plus lang ng nagpa-plus. Pag wala kayong nakuhang pattern sa una, itry nyo sa pangalawa. Wala pa rin pattern sa pangatlo, ayun, itry. Sa pangalawa, may pangatlo pa. Ayan, naging plus 6 na siya. So, ito yung pattern ng cube. Cube plus 1. So, nasa pangatlo yung pattern niya. Yung pangatlo, pare-parehas na nung ina-add. Okay, so applicable sa lahat yan. Okay, so what is the average of all integers from 1 to 100 to 500? So, kapag average naman, average ng integers na pare-parehas yung layo, yung pagitan, 100 to 500, median lang ito. Kunin lang natin yung median. Kasi we have 100 plus 101 plus 102 plus hanggang 500 divided by kung ilan sila. Pag dinivide natin kung ilan sila, yun na yung ating magiging average. Or in short, yung median lang ito, yung gitna. Ano ba yung gitna ng 100 to 500? So ano ang gitna ng 100 to 500? Bilangin nyo lang yan. So, ilan ba lahat 'yan? Pag 100 to 500, ilan ba lahat 'yan? So, subtract lang natin 500 minus 100, that is equal to 400. Pero mag-a-add tayo ng 1. 400. Bakit mag-a-add ng 1? Kasi kasama sa bilang si 100. Pag sinubtract natin, hindi kasama si 100, 101 agad magsisimula, kaya magpo-400 plus 1 tayo. So, therefore, 401 terms 'yan. So ngayon, ano yung gitna ng 401 terms? Ang gitna ng 401 terms, ang middle niyan ay equal sa pang-ilang term? 200, magpa-plus 1 lang tayo dito tapos divided by 2. So that will become 402 divided by 2. So therefore, we have ang gitna natin ay pang 200 first na term. Okay, so 200 first term, okay? Pang 201 na term ang magiging panggitna nito. Or kung gusto niya naman ay gamitin niyo yung formula ng sum tapos i-divide natin kung ilan yung total nito, 401 yung total ng 100 to 500. Okay? So, pwedeng ganito yung gawin niyo, i-total niyo lang yan. I-add nyo lahat ito divided by 401. Pero dahil nga pare-parehas, kapag pare-parehas yung pagitan, 100, 101, 102 hanggang 500, ang mean natin ay equal lang sa median. Okay? So kunin nyo na lang ang median. Kapag ganito, applicable to kapag pare-parehas yung layo. Ang mean ay equal sa median. So kaysa mag-solve pa tayo ng i-add natin lahat yan, pwede naman gumamit ng arithmetic series para i-add yan. Pero para mas madali, kunin na lang natin yung median. Median ay equal din sa mean. So, pang ano yung 200 first na term? Pag inayos natin yan. 200 first na term. So, therefore, ang first term natin ay 100. Ano yung pang 200 first na term? So, ang magiging pang 200 first na term natin dito ay kasi 100 terms yan. Okay? 100 terms yon. Hanggang 199 lang kasi kasama sa bilang si 100. So, tapos 200 hanggang 299, yan yung another 100 terms. So, 200 na yan. Okay? So, therefore, si 300, ito yung pang 200 first term ay 300. Okay? So, therefore, ang sagot ay letter A, 300. So, medyo may malilito lang dito. Baka ang mapili ay si 301. Pero pag binilang nyo isa-isa, so i-try nyo pag binilang nyo 300 ang magiging panggitna natin dito, 300.
Kasi 100 to 500. So ang gitna lang, madali namang makita, di ba? 100 to 500. So ang gitna is 300. Okay? So kahit hindi na nga, pinakita ko lang para malinaw dito. So, pero gitna lang niya, 100 to 500. Automatic 300 na yon. Okay, so next, number 22. Which of the following has the smallest value? So kapag fraction, ang smallest value kapag pare-parehas yung numerator, kagaya nito, 1 over 10, 1 over 11, 1 over 12, 1 over 13, 1 over 14, pinakamalaking denominator, yun yung smallest. Kasi yun yung mga maghahati-hati eh. Yung 1 whole, hahatiin mo sa 14. Eh, syempre, mas maliit ito. Okay? Kaysa sa 1 over 10. So, kapag parehas ng numerator, ang pinakamaliit yung pinakamalaking denominator. Ito yung smallest. Then, ito naman yung largest. Applicable kapag pare-parehas ng numerator. Okay? So, next, number 23. Which of the following has the largest? Largest value naman. Pag sinabing largest value, walang pattern dito kagaya ng 22. Pare-parehas yung numerator. Dito magkakaiba. Pero kung tingnan nyo ang mga denominator, parang madaling i-convert kasi 2, 6, 8, 16, 48. So ang LCD nito, 48 lang. So i-convert lahat natin sa 48. So yung 1 half, magiging siyang i-convert natin sa 48. 48 divided by 2, so that is equal to 24 times 1, so 24. Okay? So yung 1/6, i-convert natin sa 48. So 48, kasi ito tinimes lang to eh, no? 48 divided by 6 or simply times 8. Times 8. So we have 8 over 48. Ito times 24 parehas. Times 24 parehas. So next we have 3 over 8. So saan imumultiply para maging 48? So times 6 ito. Ito ay times 6 din. So we have 18. And then next we have 9 over 16. So i-convert natin sa 48 na denominator. Saan minultiply ito? 16 times 3. That is 48. And then 9 times 3. That is 27. So ngayon lahat na sila 48 ang denominator, tingnan nyo kung ano yung pinakamalaking numerator. 24, 23, 8, 18, ayun, 27 ang pinakamalaking numerator. So therefore, ang largest value yung pinakamalaking numerator, which is 9 over 16. Ayan, kapag kinonvert sa over 48, that is 27. Okay, so kapag largest naman, pare-parehas ng denominator, ang largest ay yung pinakamalaking numerator. Kabaligtaran dito sa kabila, kapag pare-parehas ng numerator, ang largest ay yung smallest naman. So, baligtaran yon. Okay, so next, number 24. What time is the angle between the hands of a clock and obtuse angle? Pag sinabi nating obtuse angle ay, pag ganito yung obtuse angle. Yan, ganyan yung obtuse angle. Greater than 190. Ito yung 190. Greater than 90. Ito yung 90. Greater than 90 but less than 180. So ito yung 180 yung straight angle. Okay? So yan yung obtuse. So at what time is the angle between the hands of a clock and obtuse angle? So i-drawing lang natin isa-isa yung mga oras natin. Yan. So i-drawing natin isa-isa ang ating mga oras. So we have 1 a.m. So therefore hindi ito. Oh, sala pa yung drawing ko, no? Acute ito. 3 o'clock. So, 3 o'clock. Ayun. So, right angle ito. So, hindi ito obtuse. 5:05. So, we have 5:05. More or less na yan. Pero, syempre, ito gumalaw na ng konti. So, hindi, ito yung obtuse. Kasi, para maging right, tatlo yung pagitan. No? 15 minutes dapat. 1, 2, 3. So, ito yung right angle. So, ito na yung sagot natin. 5:05. So, yung 6 kasi, 6 a kapag 6 o'clock, straight angle ito. And then we have 6:45. So kung 6:45, nandito yung minute hand. Tapos yung 6, syempre, nag-move na siya. So bandang nandito na siya. So ito ay acute. Ito ay acute. Ito ay right angle. Ito ay straight naman ito. Straight. So ito ang obtuse angle. Okay, so which is 5:05. Okay, so last number. Last number, what is the remainder when 11,988 is divided by 12? Okay, so pag ganito, i-divide nyo lang 11,988 divided by 12. Pero Hokage move. Hokage move lang tayo, 11,988.
Pag dinivide sa 12, na, tingnan lang natin kung divide divisible ito by 12. Kasi, mapapansin nyo, 11,988. Ano yung pinakamalapit na divisible by 12 sa 11,988? That is 12,000. Ang 12,000 divisible sa 12, syempre 12 na nga ito, nilagyan lang natin ng 0. 12,000 divisible yan by 12. So ito pinakamalapit pag nag-subtract tayo ng 12 dito. Tingnan nga natin kung eksakto dito. Pag nag-subtract tayo ng 12, so ito magiging 10, ito magiging 9, ito magiging 9, ito magiging 1. So therefore we have 11. Ito ay 9, 9 minus 1, 9, 10 minus 2, 8. Ayun, eksakto. 11,988. So therefore, ang 11,988, kung ang 12,000 ay divisible by 12, eh sinubtract natin ng 12 yung 12,000, that is 11,988. Therefore, 11,988 is also divisible by 12 ito. Divisible by 12 din siya. Kasi galing sa 12,000, which is divisible by 12, nag-subtract tayo ng 12. Parehas divisible by 12. So therefore, it follows that 11,998 is also divisible by 12. Kung divisible siya by 12, therefore, ang remainder niya ay 0. Okay? So wala siyang remainder or 0 ang remainder niya. Okay? So pag ganitong type ng problem, tingnan nyo lang kung divisible siya by inspecting na lang. Kasi pag nag-divide kayo, medyo malaking number ito. Pwede naman i-divide nyo lang. Pag hindi nyo agad nakita, 11,988 divided by 12. So medyo malaki lang yung magiging sagot nyo dito kasi 9 ito eh. 9 times 12. Ayan, 100. 108. And then subtract ulit kayo, 119 minus ayan. So 118 ulit yan. 9 ulit. So we have 108. So we have 10. 8. And then eksakto na, 108 divided by 12 magiging 9. Ayun, eksakto na. So walang remainder. Okay, so ito yung isa, i-divide nyo lang manually. So dito naman, nakita ko agad na 11,988, kulang lang to ng 12 para maging 12,000. Pag nag-add tayo ng 12 dito, 12,000 na siya. And ang 12,000 ay divisible by 12. Okay, so that's all. Thank you for watching. So I hope nagustuhan nyo ang mga Hokage moves na ishinail ko sa inyo. 25 items yan na posibleng lumabas sa mga civil service exam. So kung may math question nga pala kayo, i-comment nyo lang dito sa aking YouTube channel or sa aking FB group or i-DM nyo lang ako sa aking messenger and i-follow nyo na rin ako sa Facebook dahil pinopost ko rin sa aking Facebook ang mga ina-upload ko dito sa YouTube. So good luck sa lahat ng mga nagre-review. Bye-bye and God bless.